So mga good morning, good afternoon mga kamumoys. Today is marami akong gawin sa Monday na ito mga kamumoys. Yung unang-una nag wake up ako ng 10 o'clock at saka nag-almusal and hearing always my mass, Bisaya mass every day in Father Siano in Cebu, in Liloan. Liloan o Consolacion? Liloan. Consolacion? Liloan. Liloan po. Father Siano. At saka mga kamumoys ngayon, yung unang-una na ako sa bathroom, naglinis. At saka, nag-arrange, ipalabas po lahat ang mga carpet kasi maglinis ako ngayon sa apartment sa bahay namin mga kamuis, yung sahig kasi hindi ko nalinisan past 1 month na mga kamuis. At saka kumusta mga kamuis, mabuti ako, mabuti at saka si asawa ko going better than before. Ano na siya mga kamuis, makabisikleta na siya ng e-bike at saka nagpunta siya patungo sa ano niya, yung not doctor, yung mag-exercise yung mga kamumoys. Kailangan may schedule on yun. Nag-bisikleta siya mga 7 kilometers back and forth, 14 kilometers. So, bisikleta lang mga kamumoys. Ito ang ginamit niya mga kamumoys. I will show you. Madali lang yun kasi e-bike is hindi ka mag ng pedal, ng maraming pedal. At saka that is with electric battery. Battery para ito, battery ng kamuis, like that. I-load lang yun pag ma-empty na. At saka, ito ang ginamit niya. Ako din, nakagamit ako nito. First time, nahulog ako sa, yung sabi ko nga, yung nag-tour kami sa grupo namin sa tinapahuan ko. Kasi may nagtagay mga kamuis at saka nahulog ako. So, like this. At saka, maganda yun. At saka mag-helmet kaya mga kamuis pa mag-bisikleta is the best. Pero si asawa ko, hindi siya maniwala ng helmet. Ako lang ang mag-helmet kung ako bisikleta. Isa lang ang namin at saka yung bisikleta doon na rosa sa akin yun. Yung pagtrabaho ko ng 25 years ako sa trabaho, binigyan ako ng 500 euro mga kamuis. Hindi ko lahat binili. Kundi ang kalahat ilang isang bisikleta 275 mga kamuis yan. At saka hindi yun mas mabuti itong electric, madali at saka faster than the yung may normal pedal lang. Kasi ang battery is good, very good yung may electric kang that's why is e-bike, is electro bike, electric bike. Is that mahal yun dito mga kamuis kung bilhin 2,000 plus. Mas mabuti na lang yung yung asawa, yung tinarabahoan nila nagpa-utang sa kanya, hulug-hulugan lang nila mang 100 euro masiguro a month sa nila sa salary nila, i-deduct lang yung how much ang sweldo nila, i-deduct yun doon sa not the net, yung the wall before yun i-minus sa ibang mga doon i-minus ang bisikleta. Basta kay mabuti ang chef nila nagpautang sa kanila at saka nag-utang din siya sa isang malaking bilhan ng mga bisikleta. Doon siya, yung mga colleague niya nagkuha rin. Ako din makakuha siya ng another bisikleta kung gusto ko. Maybe next year kung makatrabaho na siya kasi nag-sick leave siya, si asawa ko ngayon mga kamumoys. Sick leave na siya. Past 2 months na nag-sick leave siya. Tingnan natin kung how many months ang sick leave niya until siya magaling siya. Kasi may speech therapy siya at saka yung exercise nga at saka mga tabletas na
marami cortisol for example. Yeah, ito ang i-take niya at parami siyang gutom mga kamumis. Grabe. Gutom siya na gutom. 6 beses siya kain sa isang araw. So tumataba na siya yung tiyan niya parang ano, Jack and Jill gamay tiil da ko tiyan bitukun. So English. So like that. Oh mga kamumis. At saka mag-hang up ako sa wash ngayon. Tingnan niyo mga kamumis. Ang pag-hang up ko. Punta lang ako doon mga kamumis. Yeah? At saka tingnan mo ako mag-hang up ako sa wash. Wash, wash, wash. Yeah. Yeah, doon ako mag-hang up mga kamumis. Tingnan niyo mga kamumis ha. Mag-hang up ako ng nilabahan ko. Sa gabi ko yung nilabahan, hindi para tuyo at saka ihang up ngayon. At saka ito mga kamumis, nugasan ko yung basura namin. Kasi may parang oo dito mga kamumis. Yung basura namin, hinugasan ko rin. So patuyuin mo na. At saka bakang apa.
So, mga kamoys, nag-hang-up ako sa mga malaking wash. Ano doon? Doon ako nag-hang-up, mga kamoys. Tingnan nyo. Tingnan nyo ang hang-up ko ng mga kamoys. Ito ang pag-hang-up ko. At saka, dito naman ako mag-hang-up ngayon sa, dito sa my terrace. Yung mga maliit lang, mga panty, at saka mga labakara, mga kamoys. At saka, ito tuyo na siguro, tanggalin ko. Galing yun sa kahapon ko yun, hang-up. At saka, warm din dito, at na lamig-lamig kunti sa ngayong gabi. This night is cold dito, mga kamoys. At saka, ngayon sa tag-araw is very hot. Grabe mga kamoys. So, tuyo na ang basura. I-close ko na. At saka, okay mga kamoys. Thank you for watching. Punta ako dito sa my other side. So, ito ang ginawa namin. Gusto kong sabihan, ito ang ginawa namin sa Friday mga kamoys. Multicoterin yun ni Reinhard. Multicoterin is, wala na bang ano dito? Yeah. Multicoterin is yung i-cultivate ba at saka pagkatapos di lawnmower niya. Ito ang ano mga kamoys. At saka ito ang naano ko. Ito ang naaran ko mga sagbot. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Grabe mga kamoys. 6 sacks at saka one like this. One punong-puno. Oh, grabe mga kamoys, no? So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ito lang, sa dito lang mga kamoys. Wala sa front. Doon, dito lang sa may, sa likod namin. Grabe, no? Kaya dami-daming sagbot, no? Ang sagbot, parang giano, bagi cultivate yung mga na doon sa baba. At sa pagkatapos, giano, gi-loan mo yan ni asawa ko. Grabe. Kay dumi-dumi pala dito. Ang nakadumi mga kamoys yung mga strains na sagbot. Yung hindi Bermuda kundi yung ibang sagbot. Kay mga madami dito mga kamoys. Mga moose like that. At saka ito parang na ano nga tingnan. Very clear na ang grass. Not so very many ano. So mga kamoys. Thank you for watching. Have a blessed Monday po. Hi mga kamomoys, good afternoon. Nandito ako sa garden kong maliit mga kamomoys. Ano lang, ito lang. Side by side may ano ako, mga bulaklak. At saka sa gitna, mayroon akong grapes. Tiniyan mga kamomoys, may mga bunga doon sa ilalim. Hindi mo makita dito sa labas. 1, 2, 3, 4, 5. Saan ang iba? Basta kay nagbigay ako sa sister-in-law ko. O mga 5, 6, 7, o 7 mga kapungpong mga kamoy. So, like that. Yung ano ba? 1, like this. Pero tamis mga kamoy. Kunti tamis. Nag-test na ako. Mag-test ako agad. Maasim pero tamis. Maasim tamis. At saka may liso. So, ito mga kamoys, binigay yun ni Sister Pumpi. Maliit yun mga kamoys. Parang ganun lang kalaki noon. Ito lang kalaki. Tingnan mo kamoys. What happened after last year, pinutulan ko yun. Tingnan mo ang dulo. Hanggang doon sa atip namin. Grabe no. Tutubo siya ng tutubo. Parang giant. Giant nga. So like that, parang cross ang tinan niya. Ano ang ako yung kang opa yung parang ano ba trellis. Kahoy yun na tinago niya doon sa my garage doon sa my brown. At saka ginawa ko mga kamuis, nilagay ko dito. Hala, aakyat niya, aakyat mga kamuis ang grapes. Tingnan mo, kay dami-daming dahon. Left on right, tingnan mo. Hanggang dito, aakyat nga siya doon sa bahay sa kapitbahay namin. At saka, malapit naman siya, maputulan din. Putulan ko siya sa autumn mga kamoy, sa October or November. Para, aakyat ng aakyat siya doon sa atip. Grabe, no? Kay laki-laki nito. Laki ang ano niya, ang branch niya. Parang kahoy na nga siya tingnan. So, mga kamoys, thank you for watching!
Hi mga kamumoys, ito ang tanim kong nabili sa Netherlands. Ito at saka ito. At saka doon sa taas mga kamumoys. At saka ito, tinanim ko rin bago yung hortensian. Ito. At saka ito, tinanim ko rin. Parang ano mga kamuis, parang sangig sangig sa atin, tingnan mo. Buhay na sila mga kamuis, nabuhay na sila. Tinanim ko last Friday, at saka ano yon, mga ano yung spices yung mga kamuis pag magluto ka. Ito petersilya, ito parang sangig sa atin. Sangig is pepper means ba yun? Yeah, parang sangig nga. Ano yung pangalan? Nakalimutan ko. Pero, kung magluto ka mga kamuis, ipa, ano yun, i-rewards yun. Ito, parang gawing tea daw. Tinan ko. Peppermint tea, mga kamuis. Ano ko yun eh. I-save ko yun sa winter. Ilagay ko sa loob. Itong mga, ano ko, spices. At saka ito, nabili ko sa Netherlands, mga kamuis. Maganda, no? Ito. Nabili ko sa Netherlands. Then, mura doon, mga kamuis, kaysa Germany. Mura sa Netherlands. So, mga kamuis, thank you for watching.